ng mga anak ko. Ang kailangan nila pagkain. Nandun ang pagkain, ano pa bang gusto mo? Paulit-ulit mo sinasabi, walang pera. Anong gagawin mo sa dinadala ko sa mga anak ko? Ang sabi mo, itatapon mo sa fishpan. Pee-pee-poo-poo. Excuse me, my lady, but I believe you have a flight to catch. No. But if you don't get up, you're gonna miss your flight. Atid ako ng pagkain dyan sa mga bata. Ang sinabi mo, wag na. Baka magalit si Dennis. Wag mo akong gawing sinungaling. Ito yung convo namin nung ano, nung barkada mo. Sige. Mm-hmm. 15 minutes more cuddling and then we have to leave, okay? If we get up right now, we'll still have time to go to Starbucks before your flight. So we get up now? Mm-mm. Not even for a pink drink? Mm-mm. How about two pink drinks? Kasi ang sabi niya, hindi na niya sasabihin na yan ay galing sa akin. Hindi na ako pwedeng pumunta dito dahil dadatnan ko ang lalaki mo. Ang mga pambugbugbug na sinasabi mo sa akin, nag-away tayo nung gabi, umalis ka ng madaling araw, nawala ka ng ass. You want to just never leave this bed and forget about all of the responsibilities? Yes. Me too. I promise when you go, we can FaceTime right when you get home. Okay. Apat na araw, pagbalik mo, may pasa ka na. Tapos sabi, sa akin mo sasabihin na binugbog kita? Hindi kita binugbog, lady. Iniwan mo yung mga bata, madaling araw, ginising ako ng panganay natin na anak. Ang sabi niya, daddy, umalis si mommy. Umalis ako, inahanap kita. Nag-text ako sa tita mo, wala ka daw dito. Apat na araw. Kung nawawala, kahit nanay mo, magulang mo, hindi ka alam kung nasan ka. Pag uwi mo, may pasa ka. Basa ang damit na dala mo, nasa bag. Pag uwi nyo, kasamang magulang mo, kinuha sa akin yung mga bata. Kinuha nyo, umalis kayo. Sumuyo ako sa'yo. Dun... Why would you play this song for them? I just dropped her off at the airport. It's like I'm trying, Tom. Help me try. Hindi ikaw yung nagbibigay sa'kin? Dun yung time na nagbibigay ako ng sustento, bigas, pagkain. Ayaan mo kong magsalita dahil puro kasinungalingan mga sinasabi mo. Lady, naging mabait na ako sa'yo. 8 taon tayong nagsama. Kung naging battered wife ka sa'kin, hindi ka magtatagal ng wala. Walang taon sa'kin. Lahat ng gusto mo, binigay ko, nagpakahirap ako. Nagtrabaho ako sa bukid, pagiging bag-announcer ko sa basketball, lahat ng sahod ko binibigay ko sa'yo. Nag-abroad ka, hindi mo kinaya, hindi ka makauwi. Anong ginawa ko? Binenta ko ang motor ko para mabayaran mga utang mo. Pag-uwi mo, sinong sumundo sa'yo? Lalaki mo! Ilang buwan makalipas, nalaman ko buntis ka. Hindi kita sinaktan, umamin ka sa akin. Na ang pinagbubuntis mo ay kay Dennis sa tropa ko. Pero hindi kita sinaktan, kaya huwag mo sabihin button wipe ka sa akin. Pag-uwi mo, sinong sumundo sa'yo? Lalaki mo. Ilang buwan makalipas, nalaman ko buntis ka. Hindi kita sinaktan, umamin ka sa akin. Na ang pinagbubuntis mo ay kay Dennis sa tropa ko. Pero hindi kita sinaktan, kaya huwag mo sabihin button wipe ka sa akin. Can stay up all night playing iMessage games. Mm-hmm. Okay, 15 more minutes of cuddling and I'm gonna carry you to the airport. Okay. Ako nga, nagtatrabaho 24 oras, nagugwardya ako. Pagdating ko sa bahay, diretso ako ng bukid. Ni pagkain, tubig na malamig, di mo man ako bibigyan. Tapos sasabihin mo, battered wife ka. Love you, baby. Miss you. Love po. Beauty ko. Malapit na po ako umuwi. 2 months na lang. Napakasinungaling. Ikaw ang sinungaling, lady! Nakikita ng panganay nating anak kung paano kayo nagyayakapan sa kwarto. Ganyan ba yung nanay na sinasabi mo? Okay. Mag-ingat ka palagi. Okay. Magtali ka ng buhok. I love you. Mahal kita. Okay. Magtali ng buhok. Tali. Pilay ko siyang tiyatalihan ng buhok. Lagi kong nalagay ng tao bilang likod niya. Uy! Ngayon po, sino po ang kinakasama nyo ngayon? Yung ano po, tatay po ng bunso. Sir Dennis. Ano na po katagal yung relationship niyo ni Sir Dennis? Magdadalawang taon po. 2 taon? Nagsasama pa po kayo ni Sir Lucky? Ay, kapit sa kanyang hiwalay. Nagsasama po po kami. May relasyon na po sila kasi nagberdi po yung anak ko. Pati po yung friend mo ko, ha? Love you! Nilalagyan mo ng towel. Bakit mo ginagawa yun? Baby, tuloy mo sa akin. Uy! Tapos tinatali ang membok niya. Suklayan ko siya. Sinusuklayan mo? Wow. Ma'am, totoo ba? Sinusuklayan niya kayo?
pa po. Siya po yung nag-sisi sa lahat. Pag nasa Pilipinas ako. Wow naman. Gusto ko na lang wish. Love, naka-anchor kami. Hindi ka naman nagre-reply. Kaya, I love you so much. Nai-miss na kita. Kailan kita ulit? Halian kita ng tali sa bok. Yan lang yung request ko. Kaya ka na. Aray okay. Ko, para kung malalaglag nito. Naiyak na tong ano. Kung naman sila ako, tayo ka naman yan. Oh. Oh, okay na yun. Ma, sandali lang, sandali lang. Ikaw pa naglagay siya. Ito ng mga ribbon, headband. Talian ko siya. Tagapos ko siyang talian. Ilutin ko siya. Wow naman, sobrang sweet naman. Eh baby, ang talagang turing mo. Prinsesang baby, lahat-lahat na. Oo. Ganun ba siya ma'am? Sobrang sweet sa iyo? Apo siya, pag ano, pag ganyan. Sa pagbalik mo raw dito, tataliin niya ulit yung buhok mo. Okay po, pag magkita po kami, next month uwi po ako ng first week ng August po. Pag uwi mo, sinong sumundo sa'yo? Lalaki mo! Ilang buwan makalipas, nalaman ko buntis ka. Hindi kita sinaktan, umamin ka sa'kin. Na ang pinagbubuntis mo ay kay Dennis sa tropa ko. Pero hindi kita sinaktan, kaya huwag mo sabihin button wipe ka sa'kin. Pag uwi mo, sinong sumundo sa'yo? Lalaki mo! Ilang buwan makalipas, nalaman ko buntis ka. Hindi kita sinaktan, umamin ka sa'kin. Na ang pinagbubuntis mo ay kay Dennis sa tropa ko. Pag uwi mo, sinong sumundo sa'yo? Lalaki mo! Ilang buwan makalipas, nalaman ko buntis ka. Hindi kita sinaktan, umamin ka sa'kin. Na ang pinagbubuntis mo ay kay Dennis sa tropa ko. Pag uwi mo, sinong sumundo sa'yo? Lalaki mo! Ilang buwan makalipas, nalaman ko buntis ka. Hindi kita sinaktan, umamin ka sa'kin. Na ang pinagbubuntis mo ay kay Dennis sa tropa ko. Kill some guys. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kung bakit hindi ka dapat nakikipag LDR o long distance relationship sa isang babae. Okay. G, una sa lahat, gusto ko munang malaman mo na ang experience ko o knowledge ko tungkol sa long distance relationship ay napakarami. Sa totoo lang, simula bata pa lang ako, nakikita ko na at na-experience ang mga bagay na hindi maganda sa LDR. Now of course, hanggang ngayon ay patuloy kong nai-encounter o nakikita o na-experience sa ibang tao dahil araw-araw akong nag-co-coaching session o sumasagot ng mga tanong o konsultasyon mula sa aking mga clients o sa aking mga sabihin na nating follower. Okay? Kaya itong bagay na ito ay kabisado ko na. Kaya sa oras na sabihin ko sa iyo na ang LDR o ang long distance relationship ay hindi mag-work, G, paniwalaan mo ako ng 100%. Okay? Dahil gaya ng sabi ko sa iyo kanina, kabisado ko na ang bagay na ito. Well, may ibang mga relationship na sabihin na nating kahit na naka-LDR sila o nag-LDR sila ay nagtagal naman sila talaga. Yung iba nga, nagkatuluyan pa. Pero ang ibig sabihin ko na hindi mag-work ay yung tungkol dun sa loyalty ng partner mo o kayong dalawa, sa loyalty ninyong dalawa sa isa't isa.
dito sa LDR na ito. Okay? Kaya para sa akin, hindi siya mag-work bilang maayos na relasyon dahil nga ang LDR mismo ay hindi isang maayos na relasyon. Kasi ano ba ang reason kung bakit nakikipagrelasyon ka o nakikipagrelasyon ng isang tao sa kanyang opposite ex? G? Walang iba, kundi of course dahil sa sabihin na nating ano siya, gusto niya ng companionship, gusto niya ng ex, of course, yung ginagawa sa loob ng kwarto, okay? Gusto niya ng masyasharean niya ng kanyang mga experience, which is pasok na sa companionship, right? Gusto niya ng kasama niya palagi, gusto niya na magbibigay sa kanya ng security, gusto niya ng isang tao na nandyan para sa kanya kapag kailangan niya, di ba? Yun yung mga rason. Well, actually, napakaraming reason. At yung ibang rason ay alam kong alam nyo na kung bakit nakikipagrelasyon ng isang tao, right? Napakaraming reason, di ba? Iba. Kaya nakikipagrelasyon ay dahil sabihin na nating para lang may substance, yung may makasama, yung kasabay kumain, manood ng TV, manood sa internet, di ba? O sabihin na nating makasamang pumasyal, which is pasok na nga sa companionship, okay? Pero, yeah, yan nga yung mga reason kung bakit tayo nakikipagrelasyon. Tapos, makikipag-LDR ka. Long distance relationship. Ibig sabihin, lahat nung, well actually hindi naman lahat, pero almost, okay? Almost, make it like 97 to 98% ng mga pangangailangan ng isang tao sa isang relasyon, okay, ay hindi mo makukuha sa LDR. Okay? Kaya nga pag nakipag-LDR ka, ang tawag ko dyan, o kaya nga pag ang isang tao ay nasa isang LDR, sa isang LDR o sa isang long distance relationship, ang tawag ko dyan ay fake relationship. Okay? Dahil nga, hindi mo makukuha yung mga bagay na dapat mong makuha sa isang relasyon. Kaya kapag ka, nakipagrelasyon ka sa isang babae o nakipag-LDR ka sa isang babae at hindi niya nakukuha yung mga bagay na dapat niya makuha sa'yo, lalo na yung emosyon, then napakalaki, sa totoo lang, sobrang laki ng chance na ang babae na ito ay mag-cheat sa'yo. Well, ganun din pati sa lalaki. Okay? At yung lalaki, pwede din siyang mag-cheat. Kasi nga, yung mga bagay na dapat na nakukuha ng isang tao sa isang relasyon ay hindi niya nakukuha sa iyo. Okay? Dahil nga para kayong may fake relationship. Kaya ang tendency niyan, yung babae o yung lalaki ay mag-cheat. Okay? Kadalasan pa niyan, nag-cheat ang isang tao sa isang relasyon, okay? Sa isang tao na hindi naman ganun ka-attractive, o sabi natin, mas gwapo ka pa nga, mas maganda ka pa nga, mas maayos ka pa nga, okay? Pero bakit siya nag-cheat doon? G, simple lang. Panapal sa mga bagay na hindi nga niya nakukuha sa relationship ninyo habang wala ka pa. Yung iba, bumibigay, nai-inlove, lumilipat, okay? Iniiwan yung mga partner nila na nangyayari sa Rafi Tulfo, right? Rafi Tulfo in action, shoutout dyan sa show na yan. Yan, maganda yung show na yan. May kita nyo lahat ng mga katotohanan dyan, lahat ng mga sinasabi ko. Diba? Ang daming mga naka-LDR dyan. Yung iba, mga ano pa nga, foreigner, diba? Pero nachi-cheat pa din sila, iniiwan pa din sila, okay? Na yung bagay na nga yan ay nangyayari o natutuluyan lang, okay? Nang dahil nga sabihin na natin maaring mas mataas sa yung isang tao na yun pagdating sa value, o sabihin na natin ang reason kaya niya ginawa ito ay dahil she had enough, right? Hindi niya nakaya na ganung katagal na hindi siya masaya sa relasyon na mayroon kayo, okay, kaya tinutuluyan niya. Pero may mga babae o mga tao din na habang naka-LDR kayo, meron siyang ibang minimit o nagchi-cheat siya sa'yo, okay? Pero pagbalik mo o pagka nagkita na kayo ulit, pwede na ulit maging kayo, okay? Kumbaga, hindi niya puputulin yung relasyon niyo talaga. Mag-LDR kayo hanggang makauwi ka, mag-LDR kayo hanggang magkita kayo, pero wala kang alam na sabihin na natin na nag-cheat na pala siya sa'yo, okay? Dahil nga, malungkot ang makipag-LDR
LDR. Na ang rason kaya ka nga nakipagrelasyon ay dahil para sumaya ka. Ngayon, paano ka sasaya kung hindi mo nararanasan o nakukuha yung mga bagay na supposed na sabihin na nating nakukuha ng isang tao sa isang relasyon. Okay, isa pa, walang pressure dyan. Okay, kumbaga, yung takot na baka mahuli mo siya na nagchichit siya dahil sa kilos niya, sa mga nakaka-text niya, tuwing lumalabas siya, tuwing sasabihin niya sa'yo na pupunta siya sa kaibigan niya. Okay, since di mo na malalaman yung mga bagay na yan kung anong totoo dyan, then hindi siya nape-pressure para wag gawin yan. Tandaan nyo, mga babae ay emotional. Okay? Hindi sila logical. Kapag gumawa siya ng hakbang, galing ito sa nararamdaman niya nang hindi man lang siya nag-iisip sa kung ano ang pwedeng mangyari sa kanya sa kinabukasan sa desisyon na ito. Okay? Kaya napaka-importante na, okay, maintindihan mo na hindi po pwede na mag-LDR kayo. Dahil pag nag-LDR kayo at hindi kayo nagkikita, gaya ng sabi ko kanina, ulit-ulitin ko, hindi niya nakukuha yung mga benepisyo na dapat na makuha niya bilang babae sa isang relasyon. Natural, maghahanap siya ng makaka-happy-happy niya. Maghahanap siya ng makakasabay niyang kumain. Paano kung biglang sabi natin nagka-reunion sila tapos merong isang lalaki doon na pasok sa preference niya at sa mga oras na iyon ay pwedeng may mangyari sa kanila, lalo na kung nakainom siya. Eh di napakalaki ng chance na gawin niya ito. Bakit? Di mo naman malalaman. Wala ka naman, di ba? So, yun, isa pa yun sa bagay niyo. Kaya nga, gaya nga sabi ko kanina, dahil yan sa kawalan ng pressure. Dahil nga, wala ka doon. Isipin mo, iba nga na magkasama na sa loob ng isang bahay, may nag-cheat pa. Paano pa kaya kayo na magkahiwalay? Di hindi, wala ka talagang kaalam-alam doon. Malalaman mo na lang ito kapag sabihin na nating makita mo bigla na yung isa sa mga anak mo parang hindi mo kamukha, di ba? Parang kamukha nung isa sa mga dati niyang kaklase, di ba? O isa sa mga katrabaho niya. O kaya sabihin na natin kapag ka nagkahulihan lang talaga o inamin niya. Pero napakalabo na aminin niya ito. Okay, natural, hindi niya aaminin ito. Kaya, importante na, instead na mag-focus ka sa cure, ay mag-focus ka na lang dapat sa sabihin na natin pag-iwas o prevention na mangyari ang bagay na ito sa iyo. Napakaraming tao dyan, napakaraming babae dyan, huwag kang magtyaga sa isang relasyon na sabihin na nating ang layo-layo ninyo, okay, tapos sobrang risky pa. At sa oras na, o kung sabihin natin sa oras, sabihin natin gusto mo din, gusto mo talaga na makipagrelasyon, makipag-LDR, dahil sabihin natin, nandyan eh, nangyari na talaga eh, nag-LDR na kayo, then dapat tanggapin mo sa sarili mo na may isa sa inyo na mag-cheat. Sa totoo lang, it's either ikaw yon o siya. Okay? Dahil kung nalulungkot ka sa ibang bansa, okay, at namimiss mo siya, ganun din siya sa'yo. Nalulungkot din siya sa kung saan bansa siya nandodon, okay, at namimiss ka din niya. Ngayon, ganito yan. Hindi porki namimiss ka niya, ang ibig sabihin ay kailangan umuwi ka na. Dahil sa totoo lang, yung mga bagay, yung mga oras na namimiss ka niya, ang tunay na namimiss lang naman niya ay yung mga bagay na nakukuha niya sa'yo. Okay? O na ibibigay mo sa kanya. Like for example, yung attention, yung emotion na nararamdaman niya at kung ano-ano pa na nakukuha niya sa nakukuha niyang benepisyo sa isang relasyon o pakikipagrelasyon sa iyo. Okay? So ibig sabihin niyan, kung hindi naman talaga ikaw ang namimiss niya at yung mga bagay lang na nakukuha niya sa'yo ang namimiss niya, then kukunin niya ngayon ito sa ibang tao kasi pwede niyang gawin eh. Dahil hindi naman ikaw talaga yung namimiss niya. Kumbaga, mayroon namang ibang pwedeng gumawa nito habang wala pa siya. So why not gawin ko na lang sa iba? Na habang ginagawa niya ito, pwede siyang ma-in love. O kaya lang na kung marunong yung lalaki. O sabihin na natin na gustuhan niya yung lalaki kahit na mas mababa pa yung value nito. O lalo na kapag mas mataas yung value ng lalaki na yun sa'yo at na-in love siya. Okay, then yari ka. Doon pwedeng matuluyan ang paghihiwalay ninyo nang dahil sa LDR. Pero karamihan sa mga yan, maniwala kayo sa akin, hindi nila tinutuluyan. Okay? May nangyayari lang sa kanila at wala kang kaalam-alam doon. G, hanggang ngayon, ako ay na-experience ko yung mga bagay na yan at na-experience ko yan noon. Okay? At ang kinagandahan lang yan ay ako palagi yung nandoon sa kabilang side. Kumbaga, ako yung tao na nagpupuna o nagbibigay ng mga pagkukulang, nagpupunan. Ako yung ginagawa ko, pinupunan ko
yung mga bagay na pagkukulang ng karelasyon niya during nang naka-LDR sila. Okay, meaning yung babae nagche-cheat, yung babae nagche-cheat para sa akin. Hindi ako yung chin-cheat ng babae. Okay? Kaya ang gusto ko ay maintindihan ninyo ang sitwasyon na ito. Dahil alam ko na marami nagsasabi dyan, lalo na yung mga guru-guru dyan na kunyari akala mo maraming alam pagdating sa dating, pero pag tinignan mo mukhang wala naman talagang alam sa relasyon, mukhang wala naman talagang alam sa babae, di ba? Pero sasabihin nila na ang LDR ay nag-work. Of course, para mag-view kayo. Of course, para maniwala kayo. Para manood kayo ng manood. Pero sa totoo lang, walang LDR na mag-work talaga. Maaring pag-uwi mo, maging okay kayo ulit, magpakasal pa kayo, magtumagal ang relasyon ninyo. Okay, pero maniwala ka sa akin, walang LDR na malinis na mag-work. Okay, yung alam mo, pag sinabi mag-work, hindi lang naman para tumagal eh. Kasama dyan pati yung malinis ba, wala ba nag-cheat, wala bang nangyaring aberya, wala bang hindi ka ba niya niloko, di ba? So yan yung tinutukoy ko. Pero still, of course, kilala nyo naman ako, lahat ng problema ay may solusyon ako. Okay? Kaya ibang mga kliyente ko, nagagawa ko pa rin na tulungan sila sa mga LDR relationship nila. Okay? Pero ang kadalasan na usapan namin ay gagana itong game na ito. Okay? Itong ituturo ko sa iyo. Okay? Pero kailangan makauwi ka kaagad. Okay? Kumbaga, ang magagawa lang natin ay patagalin natin yung sitwasyon ninyo na may mataas siyang attraction at interest sa'yo sa mga oras na ito. Okay? Pero may hangganan yan. Okay? Nadating ang time, magagawa pa rin niya yung sinasabi ko sa'yo. Kaya nga importante na umuwi ka na din. Pero kung di ka uuwi, at mas okay ka naman dyan sa ibang bansa o tanggap mo naman yung ganyan, then you have to swallow the truth or accept the truth na maaaring nag-cheat na siya sa'yo o mag-cheat siya sa'yo sa future o pwedeng maghiwalay kayo. Okay? Dahil nga, hindi siya masaya sa relationship na mayroon kayo. Na kadalasan, yung mga ganyang klaseng babae, hindi talaga sumusunod sa relasyon o sa lalaki nila kapag naka-LDR. Bakit? Kasi nga, wala nga siyang napapala and wala rin siyang kakatakutan na mawawala sa kanya kasi nga, naka-LDR naman kayo. So, kumbaga, pag nawala ka, anong mawawala sa kanya? Sanay naman ako nang wala ka. Di ba? Nakuha nyo? Okay? Kaya meron tayong game lang na pwedeng gawin. Kailangan makuha natin yung emosyon niya habang naka-LDR kayo. At habang naka-LDR kayo, may timeline lang yan o sabi nating may limit lang yan. Okay? Kung hanggang kailan na gagana ang game na ito. Kasi kailangan pa din na umuwi ka kaagad dun sa bansa. Kung nasan man yung bansa na yun, kailangan umuwi ka na dun para mag-work kayo. Okay? Pero again, guys, sabi ko sa inyo, mas maganda kung walang relasyon, mas maganda kung dating lang, mas maganda kung nakafocus ka lang sa purpose mo, sa self-improvement mo, sa business mo, sa buhay mo, okay, kaysa sa babae. Dahil nga ang babae ay hindi loyal. Okay? Kumbaga, mag-stay lang siya sa'yo kung love ka niya. Pero kung di ka na niya love, aalis at aalis siya. Okay? Paano kung naka-LDR ka? O, di ba? Sa relasyon nga lang, hindi na siya loyal. Paano pa kaya sa LDR na wala siyang napapala? Di ba? Kadalasan, yung mga babae na naka-LDR, madalas yan, sabihin nila sa mga lalaki nila, naka-LDR nila, yung salitang, sabihin na nating, may sakit ang magulang ko, o may sakit ang mahal ko sa buhay, pahiramin mo naman ako ng ganito, padalan mo naman ako ng ganyan. Yan! Ang gagawin sa'yo, gagatasan ka pa, gagamitin ka pa. Okay? Kaya maging mautak kayo. Kaya kung aalis ka o mag-LDR kayo, mas maganda pa kung hiwalayan mo na lang muna ngayon. Okay? O kaya, kung talagang ayaw mo mag-LDR, then sabihin natin, ayaw mo ring ma-cheat ka dahil mag-asawa na kayo, wala ka na magawa, then huwag ka na lang umalis, maghanap ka na lang ng trabaho dito. Dahil kahit sino sa inyong dalawa ang mag-LDR, sigurado may isa sa inyong mag-cheat. 100% sure yan. Pero yung game na sinabi ko, 100% na mag-work. O kaya yung tinuturo ko sa mga clients ko. Pero gusto ko muna malaman yung sitwasyon para malaman ko kung paano ang dapat nating gawin para manatiling buhay yung emosyon na iyon sa sitwasyon mo, okay? Dahil nga yung emosyon na iyon ay ang tanging bagay na panghahawakan natin para magstay siya sa relasyon ninyo hanggat nandiyan ka pa sa bansa na iyan, hanggang sa makauwi ka, okay? Pero yung sabihin natin na mag-work ang LDR ng ganung katagal nang hindi mo man lang ginigame, hindi yan mag-work. Napaka-imposible. Okay? Walang ganun. O sabi natin hindi siya mag-cheat, napaka-imposible nun. Para mangyari itong mga bagay na ito
ang dapat mong gawin ay sabihin na nating you know, gamitin nga itong game na ito, o kaya huwag ka na lang mag-LDR. At yung game na ito is simple lang. Gagamitan lang natin siya ng mga itinuturo ko din sa inyo, pero special itong game na ito para sa mga naka-LDR, okay? Ngayon ang tanong, paano ba tong game na ito? Yun nga sabi ko kanina, para maintindihan ko o para matulungan kita sa LDR issues mo o problem mo, kailangan makausap kita para makita ko kung ano yung sitwasyon ninyo. Okay? Kasi kung di ko malalaman yung sitwasyon ninyo, paano ko kayo matutulungan na masabihin nating mapatagal yung ano na yan, yung relasyon ninyo hanggang makauwi ka lang at makasigurado mo na hindi siya magloloko. Okay? Well, pwede rin naman nating gawan yan ng generic na game. Okay? Sa totoo lang, madali lang naman yan. Yan yung paglilimit lang naman ng attention mo sa kanya. Let's say, kung magme-messaging kayo, pwedeng pa isa-isa, pa dalawa-dalawa, pa tatlo-tatlo lang, okay? Tapos sa isang beses na video call sa isang linggo, okay? Tapos focus ka na naman sa ginagawa mo, isnabin mo na naman siya. Kumbaga, gagawin mo lang scarcity yung attention mo at yung oras mo sa kanya. Yun nga lang, para malaman ko kung alin yung pinaka-applicable para sa'yo, okay? Kailangan makita ko muna kung anong sitwasyon mayroon kayo, okay? Kasi hindi ko malalaman kung ilang beses kayo pwedeng mag-usap sa isang linggo. Kung hindi ko alam ang sitwasyon ninyo, okay? Pero ang ano lang dyan, ang idea dyan is basta sabihin na nating magawa mong scarcity yung supply ng attention o ng oras mo sa kanya, okay? Then magagawa na natin siyang mag-wonder, o sabihin na nating hindi mo siya ma-validate, okay? O sabihin natin mapataas yung attraction at interest niya sa mga bagay na gagawin natin. Yan nga, yung hindi mo pagpansin-pansin sa kanya, pag-uuna mo sa purpose mo, o yung pagpo-post mo ng kung ano-ano, okay? Kasi tuturuan din kita eh kung paano mo, ano yung mga ipopost mo habang naka-LDR ka, at kung kailan mo lang ito pwedeng i-post, okay? At kung paano natin gagawin, at yun nga, para malaman ko muna, syempre, kung para malaman ko na din, para yeah, malaman ko na din kung ano yung tamang pagpo-post, o kailan ipo-post, o alin lang ipo-post, o ano yung dapat gawin doon sa babae o doon sa partner mo. Again, kailangan makausap kita. Okay, pero pwede kong gawan ng generic. Okay, pero yung generic na yun, alam ko, nagawan ko na rin before, nasabi ko na, na-mention ko na rin sa inyo eh. Okay, at meron din akong mga game video na pwede rin naman ninyong ano yun doon, sabihin na nating i-pattern yun doon. Pero best pa rin is makausap kita. Okay, para malaman ko ilang message, ilang calls, ilang video call, kailan yung posting, alin yung mga hindi dapat i-post, alin yung mga dapat i-post, okay? Paano mapataas yung interest at yung attraction niya, paano natin siya mapapawander na mapapawander, paano natin na magagawa na hawakan yung emosyon niya, okay? Habang sabihin na natin naka-LDR pa nga kayo. Para at least, habang wala ka pa, okay, hawak mo pa din siya, hindi pa din siya mag-cheat, matatakot siya na mawala ka, okay? Pero pagka uwi mo naman, ay maayos pa din kayo. Okay, kumbaga, ito yung magagawa kong solusyon sa ngayon. At para magawa ko yun, kausapin nyo ako. Kasi pag di nyo ako kinausap, di ko nga talaga malalaman. Pero kung generic lang, sundin mo lang yung sinabi ko kanina. Bahala ka na, gusto mong invento, gusto mong isugal yung sarili mo, go ahead. Okay, pero kung gusto mo na mailagay kita sa magandang posisyon at hindi ka magaya sa mga kamag-anak ko, even sa parents ko, o sa mga kakilala ko, o sa mga clients ko, sa mga tao na nasa paligid ko, o mga tao na nabiktima ng LDR, okay? Kung ayaw mo magaya sa kanila o mabiktima ng LDR, kayong dalawa, okay? Kung baga ayaw nyo masira yung relasyon ninyo nang dahil sa LDR, then talk to me. Kailangan kong malaman anong sitwasyon mo, okay? Pero magagawang ko yan ng paraan. Okay, yun nga lang, okay? Kailangan makauwi ka din agad. Dahil kung tatagal pa rin kayo ng ilang taon ng ganyan, o sabihin na natin ilang buwan na ganyan, kasi may number lang ng buwan eh, na pwede nating apply, na i-apply ito. Tsaka gusto ko rin malaman kung ilang buwan pa yung itatagal mo dyan, o itatagal ninyo ng naka-LDR, okay? At ano yung storya ng LDR ninyo o buhay ninyo, okay? Para alam ko kung paano mo i-apply, okay? Pero kung gusto mo lang talaga ng generic, pwede mo sundin yung mga video ko dyan, at pwede mo rin sundin yung sinabi ko kanina. Basta, ilimit mo yung pag-ano sa kanya. Pagbibigay sa kanya ng oras at atensyon. Okay? At isa pa, make sure na bago mo gawin ito, ay magpo-pullback ka muna. Okay? Kahit mga sabihin na natin pullback ka ng isang linggo, tapos pagbalik mo ng ikalawang linggo, okay? Then, pwede mong sabihin na natin
Ha, pwede ka nang bumalik, okay? Pwede na kayong mag-usap, pero manlalamig ka naman. Okay? Kumbaga parang pag-aalalahanin natin siya. Bakit ganun? Isang linggo siyang nawala. Okay? Hindi niya ako kinakausap, di siya nagpaparamdam. Malamang magagalit yan, aawayin ka niyan, okay? O kung anong gagawin niyan, alamin niya yung mga tungkol dito, tatanungin ka niya, okay? Huwag mong sasabihin kung ano talaga yung totoo. Sabihin mo lang na napaka-busy mo, okay? Pero sabihin mo sa kanya na pwede kayong mag-usap sa ganitong araw. Pwede kayong mag-video call sa ganitong araw. Okay, para maintindihan niya. O para malaman niya na wala naman talagang wrong. I'm just super busy. Okay? Kasi pagbalik mo after mo pull back na isang linggo, dun sa second week na yon, kailangan ng lalamig ka pa din. Okay? Pero yun nga, i-apply natin yung game natin ng maayos. Pero gusto ko muna talagang malaman anong sitwasyon mo. Okay? Dahil kung ang pag-uusapan natin dito, yung sabi natin, i-discuss ko yung game, tapos di ko man lang alam kung anong sitwasyon mo, tapos in-apply mo basta. Paano kung hindi yung applicable para sa'yo? Okay? Kaya importante na kausapin nyo ako. Pero again, ang LDR ay hindi nag-work. Magagawa lang natin itong mag-work kung gagawin ninyo yung game na itinuro ko kanina, okay? O yung strategy o diskarte na itinuro ko kanina, okay? At magagawa nyo ito ng tama. Okay? Kung kaya mong gawin niya ng tama at naiintindihan mo naman yung game ko o yung tinuro ko kanina, ibang mga tinuturo ko sa inyo dito, then go ahead, pwede mong gawin mag-isa. Basta make sure na tama yung gagawin mo. Okay? Pero kung gusto mo makasigurado, talk to me. Okay? Pero again, ang long distance relationship ay kahit kailan hindi mag-work. Napaka-delikado niyan. Napaka-risky niyan. At napakarami namang tao sa paligid. Bakit pipili ka pa ng isang tao na makakasama mo sa isang relasyon na maaring someday ay ito pa ang maging rason para masira ang buhay mo? Okay? Kaya laging tandaan! Stay, AG.